Hello guys, this is Mark Marcelo from Filipino Tech Addict, and this is our video review of the Xiaomi Pioneer P4. This is one of the most affordable smartphone from Xiaomi, a Chinese brand that is getting really popular in the Philippines. So anyway, nakagawa na ako ng unboxing and initial impressions. So nakapost na yung link doon sa article, sa full review article ko. So anyway, this will be just a very very quick review of the phone kasi hindi naman siya masyadong complicated na phone, simple lang din ang specs niya. This is priced around 6,999. Yes, it is available on all retail Xiaomi retailers. Actually, magkakaroon na rin pala ng Xiaomi store sa Mega Mall. I think it's gonna open next month, I think. So anyway, quick rundown lang muna ng specs. So this phone has a 1.3 GHz quad-core MediaTek MP6582 processor, Mali 400 graphics, 1GB RAM. It has a very generous 8GB of internal memory with available micro SD expansion up to 32GB. Syempre, this has a 4.5-inch FWVGA. This is a TFT display, not an IPS LCD display. Meron siyang 5-megapixel camera with autofocus and LED flash. Meron din siyang 2-megapixel front-facing camera. Meron din siyang sensors, nandyan. And it has HSPA+, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0 siya. This is a dual SIM phone, dual 3G, and dual standby. So, if you want to see the SIM cards, here it is. So, ito yung regular SIM, then merong micro SIM, then dito yung micro SD expansion up to 32 gigs, and we have a 1800 milliampere battery, and it is running Android 4.2 Jelly Bean. Okay, Xiaomi promised, actually nakausap po yung mga taga Xiaomi sa isang store. Sabi nila, they promised to give an update sa lahat ng Xiaomi phones nila. Pero sa ngayon, ang meron pa lang ay yung S5.5 pa lang. E-Life S5.5. Yes, yung octa-core nila. So anyway, sa first impressions ko, medyo mas in-depth na yung nabigay kong comment or remarks regarding sa kanyang physical itsura, sa kanyang design. As you can see, it's very plain. Really, really plain. And really, really, wala lang. Sa plain phone, makanto. Ayan. White phone. And there's another color. It's black. Pero kasi ako, I have really some parang fascination with white eh. So, gusto ko lang ng white. Anyway, it's a very plain and simple phone. Hindi siya eye-catchy. So, hindi rin siya head-turner. It's just a simple phone. And, yung simplicity niya, hindi nagtatranscend sa kanyang performance. So, kasi ito, dahil hindi naman siya head-turner, may simpleng Xiaomi branding lang siya dyan. Well, if you don't like simple phones, so yung medyo eye-catchy, maganda design and all, I don't look here on this phone. There are other phones at this price range na medyo eye-catchy. So, punta tayo sa software. This phone is using a custom UI called Amigo UI. Yung Amigo UI niya dito, iba yung version sa Amigo UI na nakikita sa ibang Xiaomi phones.
Oo, kasi may dahil low end kasi siya. Mas more stock Android yung kanyang tsura. May app tray kasi alam ko ang Amigo UI ayata. Kung di ako nagkakamali, I may be wrong. Wala nang app tray. Na-review namin before kasi yung Geony eLife E6. Wala siyang app tray eh. Oo, wala, alam ko wala siyang app tray eh. Ito merong app tray. As you can see, when you press this, ayan, no, meron siyang app tray button. You can see, may app tray siya. And medyo may tweak sa design niya. As you can see, the icons here. Diba? Pero, nakokustomize siyan through dun sa kanyang theme. Yan. May theme siya. Meron ng apat na themes dyan. And, pinili ko tong white youth notes. If you don't want yung itsura ng color or yung design, yan, you can always choose yung stock Android and lalabas siya stock Android. Tignan nyo ha. Ayan ang itsura niya pag stock Android siya. So, stock Android ang ano niya, itsura niya, pati yung kanyang home screen, stock Android. So, if you want that, you just press this one, and then, magiging stock Android na yan. So, overall, performance is fluid. Pero as you can see, dahil may parang siyang custom UI, hindi siya ganong ka-smooth, as you can see. Oh. Ayan, oh. Hindi siya ganong ka-smooth. Pero, hindi naman lagi for sa akin. Hindi naman talaga siya lagi. Pero, as you can see, may ganong transition siya, parang jittery. So, yun. Anyway, If you have read other reviews or video reviews about this phone, marami nagsasabi na it's a gaming device. And it is true. So, connect natin muna sa Wi-Fi. Okay. Para ma-ano natin. I downloaded Dead Trigger. Okay. Remember, this is just it has a low resolution of 854 but 4x480 pixels, but it can run Dead Trigger really smooth, really really well. So magde-demo game tayo ng Dead Trigger. Okay, impromptu to. As you can see, as you can hear it, malinaw naman yung sound niya. So, ayun. Malakas naman ang output ng speakers, pero hindi kasing lakas ng iba. So, medyo teeny, pero for me, bearable lang. Bearable naman siya. Let's try to play. Hanap tayo ng mabilis lang. Okay.
you can see, hindi siya ganun ka-smooth naman, pero it can play well naman the game. Ang problem ko lang with playing Dead Trigger kasi dahil TFT nga yung display niya, may effect yung paglalaro mo ng game pag titilt mo eh. Ito yung itsura ng screen niya ngayon. Sino kasi maganda naman. Bright, vibrant. Pero when you tilt it, parang nag-wash away siya. Oh. So, on sideways, parang nag-iiba rin yung ano niya. Ayan, oh. So, yun ang problema kasi sa TFT. Kaya marami na ang gumagamit ng IPS LCD displays. So, yun ang problema pa naglalaro ako. So, pag naiiba ng angulo, or bawa, Asphalt 8, maglalaro ka, syempre, pag Asphalt 8, yun ito ang laro nun, diba? Mga ganyan ka, diba? So, as you can see, naiiba-iba yung... Nagwa-wash away talaga yung color, eh. Nag-iiba. So, yun ang problema ko sa display. Other than that, call quality is good. Wi-Fi is very strong. As you can see, malakas ang Wi-Fi signal niya. Off natin ang Wi-Fi para matest natin ang data connection. So, this is an actual speed test. I am using... I'm using Smart. This is my Smart SIM. So... Normally, I get 1 to 3 Mbps dito. Pero that depends on the network kasi. So, this is the... Let's have an actual speed test. Hindi masyadong kabilisan ng aking Smart ngayon. Hindi man lang ako umabot ng 1. So, that is the actual speed test. Ayan. Using Smart's HSPA network. Remember, this is network dependent. Hindi kasalanan ng telepono yun. So, last, yung AmTuTu benchmark na nakuha ko ay 17,147. Ito yung huling benchmark na nakuha ko. So, it's a good performer naman. Solid performer. So, overall, if you want a solid phone, good build quality, excellent build quality. Simple lang siya, pero napakaganda ng build quality. Pag hinawakan nyo kasi siya, mafe-feel nyo yung, diba ito? Parang ganun. And it's very easy to hold. And it's very light. Napakagaang. Masarap siyang ibulsa. Compared mo sa mga ibang phones. Medyo mabigat na ano. So, if gusto nyo lang ng simple, hindi pansinin na phone, I recommend this phone. Yun nga lang, medyo on the expensive side siya, $6,999. If you're gonna get this phone sa Memo Express, you'll have a 2-year extended warranty. So, para sa mga readers ko na hindi nagpapalit ng phone every year, every 2 years, at tapos ayaw gumasta na masyado malaki, I recommend this phone for you. Camera nga pala, bago ko pala makalimutan. Buti naalala ko yung camera. Camera quality is good. This is my selfie. Yan. As you can see, malino naman. Using the 2-megapixel front-facing camera. This is a picture using the 5-megapixel camera with flash. Yan. May tendency siya mag-overexpose. Yun nga lang. Pero okay lang. Ito naman on a good lighting condition, maganda naman ng colors, very vibrant, very nice. Yan.
ano pa. So, yan ang mga sample photos ko na nakuha. This is a macro shot. Medyo close up yan. As you can see. Maganda pa rin. So, that's the camera. Magandang quality ng camera kahit 5 megapixel lang siya. At least, madaling ma-upload sa pag naka 5 megapixel ka, madaling i-upload sa ano eh, sa Facebook, sa Instagram yung photo eh. Hindi mahirap. So, may advantages din kasi yung small megapixels eh. Pero if you are going to use it, tas ka-crop mo 100%, medyo, syempre, hindi ito ang phone for you. Hindi ka makakakuha ng amazing photos dito. Pero, photos are decent enough for your Facebook, Instagram, or Twitter social networking sites. So, okay? Anyway, so this is the review of the Geone Pioneer P4. Thank you for watching. And again, this is Mark Marcelo.